Hindi lang po yun, Congresswoman, because one of the statements that the Vice President said is when she downplayed yung government spending ng millions of pesos na hindi ito surprising. Di po ba? Na ginagawa naman daw ito ng gobyerno talaga, even DepEd. Let's talk about this, please. Actually, that's our point eh. Kasi parang consistent siya sa pagsasabi na wala siyang ginawa. Eh, ang hirap po nun kasi we are right now investigating kung ano itong nangyari, no? Na may implication kasi yung corruption na ito sa widespread poverty, hunger, economic crisis ng ating mga kababayan. So parang bawat sentimo na nawawala dun, di ba? Na panggastos para sa mamamayan, ay talagang kapuna-puna, talagang dapat nating alamin. So parang this is really paano 'yon? Paano kung hindi siya accountable sa ganun? Parang ang sinasabi niya dinadownplay niya na may nangyaring ganun eh samantalang milyon-milyon. Paano na lang yung bilyon-bilyon kung mapunta sa kanyang kamay yung bilyon-bilyon na pondo ng taong bayan? Ano na lang mangyayari sa atin? So I think this is really this is really telling kung anong klaseng public official meron tayo. At panahon na para mapanagot natin yung mga abusadong official natin no, na nang-aabuso sa kaban ng bayan natin. And yun po yung consistent, Congresswoman, no, kay Vice President Sara Duterte. Hindi niya talaga sinasagot questions regarding budget when asked sa kanya, even by the media or even by anybody from Congress. So itong pag-iwas po niya na ito, paulit-ulit dahil iniimbestigahan naman na daw po, pinag-aaralan na ng COA, is this acceptable all the time? Precisely, it is a desperate attempt niya to save face siguro para i-deflect yung mga issues. Pero it cannot be deflected, Rica. Kailangan po talagang sagutin yun ng diretso sa atin. The public, the people, has the right to know, di ba? We should demand yung ating karapatan dahil yun ay pera ng taong bayan. Hindi po yun pera ng sino man na may self-interest lang. Pera po yun ng taong bayan. Pinaghihirapan po natin yun, di ba? Kaya nga, very, very careful tayo eh. Yung mga kailangang issues na i-address ngayon, hindi ma-address-address kasi merong ganito, no? So, yun. Hello? Yes, ma'am. I thought we lost you, yeah. Congresswoman. Opo, balikan po natin yung naging almost 2 hours na press conference ni Vice President Sara Duterte. Majority of that are statements against President Marcos. Nakikita po talaga natin that the unity team they had before is already crumbling. Wala na po talaga siya. Do you see this as having an effect on President Marcos and how he leads the country? I think she's really trying to divert, no, ang lahat. At ginagamit niya rin itong issue ng Marcoses para talagang pero sa totoo lang, we still have questions also with the Marcos family, no. And both, no, kailangan po kasi yung gusto natin both naman ay maging accountable, no? Kahit sa confidential and intelligence funds nila pareho. Pero ito, yung usapin ng pag-crumble nung kanilang yun nga eh, parang episode, theatric episode, na parang inaaway niya yung mga Marcoses ngayon. Pero we think ito, diversion lang talaga ito kasi ayaw niya talaga sagutin yung mga at hand na issues kaugnay sa kanya. Hindi naman ito tungkol pa sa Marcos, tungkol pa sa kanya ito. Tungkol pa sa Office of the Vice President and the Department of Education na pwede niyang sagutin, di ba, ng diretso. So, ayun, oo, parang talagang dinadivert ang lahat. Magkakaroon ng epekto kasi, di ba, Rica, parang they are throwing shades at each other right now, no? But I don't know if nag-comment na ang presidente, pero parang itong vice president, ginagaya niya, actually parang ginagaya niya si Duterte before, yung tatay niya, na keeps throwing on mga kung ano-anong sinasabi, ranting nga ang tawag ko dun eh. He's ranting always, parang ganun ang ginagawa niya ngayon. He is ranting against the administration. He is ranting
against sa everybody that is against her, pati nire-redact niya yung mga tao kapag hindi niya gustong sagutin ng diretso kung ano ang issue, mga ganon, ano? Mm-hmm. Kunin ko na rin po ang inyong reaction, Congresswoman, no, dun sa statement ni VP Sara, when she said that the one in position does not know how to lead, na hindi daw po marunong yung nakaupo. Your thoughts on this, please. Well, I think we also have issues with the current administration, ano? Kasi ang may mga needs to be addressed din tayo dyan. Katulad nga sabi natin, hanggang ngayon, widespread poverty, hunger, economic crisis, affected pa rin talaga ang mga Pilipino araw-araw. So dapat yun sagutin din ng administration. But sabi ko nga, may dapat ding sagutin at kailangan din sumagot ang Office of the Vice President or the Vice President per se. Parang sinasabi niya ito kasi nga sabi nga nila talagang kapag ka na nasusukol na kung ano-ano na lang yung sasabihin niya. So ito kami sa makabayan, we have valid issues also with the current administration kasi gusto rin naman talaga natin mabago yung kalagayan ng ating mga mahihirap na mamamayan. And we are, sabi nga namin, may mga genuine demands at aspirations tayo for the people. At dinidirect din natin ito sa current administration. Pero even the vice president o kahit na yung mga nakaraang presidente ay dapat singilin din dun sa mga naging abuses, atrocities na ginawa o naging abusado nung panahon nila. Opo. Nakikita natin ngayon yung power struggle between the families ng Dutertes at ng Marcoses. How do you see this affecting yung current political landscape natin, Congresswoman? I think mas nagiging kahit papaano, mas nagiging critical yung mga tao. Nakikita nila kung paano talaga ang itsura ng too powerful, no, yung parehong nag-uuntugan na makapangyarihan na nasa pwesto. Kaya nga po talaga yung panawagan ng mga tao na no to political dynasties ngayon, mas maigting. Kasi parang kung pare-pareho lang yung nandyan, pare-pareho din lang yung mag-iisip, tapos maglalaban-laban din lang sila ng pare-pareho. Eh ang kailangan natin, yung mga issues ng mga mamamayan natin matugunan. At sino ang best na mamuno sa atin at maglingkod para sa atin, kundi yung kapwa din natin, nakapareho natin, na gusto ng pagbabago. So it will not come from those in power right now. If you may, Congresswoman, talon lang po ako doon sa mga investigation ng House Committee po. May dalawang Deputy officials na po ang nagsalita na nakatanggap sila ng mga envelopes na may cash galing sa Office of the Vice President. May mga nakikita po ba kayo on the course of your investigation that might point na sa possibility na marami pa po palang maaaring nakatatanggap ng ganitong klase ng bigayan? Oh, actually pag ano yan, mag-snowball na yan kasi marami talaga, no, na magsasalita. And hanggat nagpapatuloy yung investigasyon, maraming gustong magsalita, no, at mag-expose ng kung ano talaga yung naganap sa kanila. Kasi imagine mo, grabe yung nangyari sa Department of Education, 'di ba? Yung nabubulok yung ano, nasisira yung gatas, nabubulok yung food, mga ganun yung nangyari. So kailangan may mapanagot tayo dito. Tapos may corruption pa na allegation kung saan yun nga yung mga baka nga hindi lang ganyan yung amount eh. So we should know. We should really find out, no? Dapat we owe it to the people to find out kung ano yung naganap. Dito naman po sa pag-flag ng COA sa mislabeled use ng PODDO, na ginamit po talaga pala sa Youth Leadership Summit at sa Safe House Payments. Can you give me a quick ano po dito? Yeah, reaction there is 16 million. Oh my God, 16 million, malaki ang maitatawid nun para sa ating mga mamamayan. Kung yun ay ginamit na lang sa feeding, di ba, pagkain, para sa education, para sa mga libro na kailangan ng ating mga estudyante, ang laking bagay, no, ng magagamit yun. Hindi eh, sa safe houses ginamit na parang mala hotel yung presyo. Kung titingnan mo, di ba, kung magkano, 200,000, parang ganyan, di ba, sa isang gabi, ganun yung ano, for 16 million, for how many days lang. So talagang, yung ginagamit, hindi ko yun yung kailangan. Sino ang nagbulsa ng ganyang mga
ganyang mga bilang ng milyon-milyon, di ba? Mm-hmm. Halimbawa, kung yan ay yung mga youth summit, I believe, I've read some of the, ano yan eh, anong tawag ito, at gawa ng, ano ng report ng COA, mm-hmm. Ginamit sa mga together with battalion, mm-hmm. mga certain battalions, di ba? Ng mga youth summit ito, ng mga kabataan. Pero pag tiningnan mo kung magkano yung pinresyo doon sa mga youth summit, iilang piraso lang sila, milyon-milyon. So nakakapagtaka talaga yun, ano? So kailangan talagang busisiin natin. We mm-hmm. should really ask ano ang nangyari dito, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Opo. And finally, Congresswoman, no? Umiinit na po yung panahon ng eleksyon. We're not even there. Pero ang init na po talaga ng usapin na yan. There's also cases filed against political dynasties, no? May mga inano na po sa mga political families natin. The Romualdeses and the, if I'm not mistaken, the Villars also, and the Dutertes. So, ngayong umiinit na po ang eleksyon, pinag-uusapan na naman ang political dynasty. How is this ngayon? Kumusta po itong usapin ng political dynasty sa House of Representatives? Well, Rica, nakita mo naman, di ba, magkakapatid, magkakamag-anak, yun ang mga nasa Senado at Kongreso natin. At talagang aparent na aparent talaga ang political dynasty. At sabi nga natin, talagang kailangan ipatupad yung nasa konstitusyon. Kasi na, malinaw naman sa konstitusyon natin na ipinagbabawal ang political dynasty. Pero dahil merong ang kwalitilya na kailangan ng batas, mm-hmm. so ngayon, parang ito ngayon yung contention. Pero sabi nga natin, matter na lang ng ethics, di ba? Usapin ng, wag naman yung apat-apat kayo, lima-lima mm-hmm. kayo, na magkakamag-anak, magkakasama, parang walang ibang choice yung mga tao. Mm-hmm. So I think it is also the right of the people to ask or magsampa ng mga kaso against sa tingin nila pinakamalala mm-hmm. ng mga political dynasty sa ating bayan. Mm-hmm. Kasi wag naman nating sayagan na parang sobra-sobra naman yung labis-labis parang ganyan ano o naaabuso na yung ating mga mamamayan sa pamamagitan ng mga political dynasty. Mm-hmm. Opo. Inaabangan po talaga natin ano ma'am yung paglilinis ng definisyon ng political dynasty at yung IRR na hanggang ngayon nga po ay wala pa rin. Maraming salamat for your time. Gabriela Partales, Representative Arlene Brosas. Congresswoman, thank you. Good afternoon. Thank you. Thank you, Rica. Maraming salamat.